Ba't ka nandito? Pupunta ka na lang naman dito para saktan yung damdami ng anak ko? Ha? Sinaktan mo na nga anak ko. Lahat ang ginawa ko. Lahat ang ginawa ko para makita mo si Ayesha. Lahat ang ginawa ko, kinausap ko siya ng maayos. Pero ganito lang gagawin mo sa anak ko, ha? Tita, patawarin yun ako. Hindi ko naman sinasadya. Nang dilim lang yung paningin ko. Kaya nagawa ko yung kay Ayesha. Nang dilim yung paningin mo. Kaya nagawa mo yung kay Ayesha, ha? Wala akong pakialam kung ano nang ginawa mo. Basta nang gigil ako at galit. Nang galit ako. Dahil yung anak ko na yung anak ko yung nasasaktan dito. Nawala na nga sa akin si Reynaldo at si Camila. Gusto mo pa sa akin mawala si Ayesha. Hindi ko naman mukha yung mawala si Ayesha eh. Mahal na mahal ko pa si Ayesha. Para ko na po siyang tunay na kapatid. Mahal na mahal mo pala si Ayesha eh. Mahal mo siyang tunay na kapatid eh. Pero ba't mo siyang ginagawa ng ganito, ha? Hindi mo ba alam yung nararamdaman ko, ha? Ha? Nanay, din ako nasasaktan. Nanay ako. Nanay ako. Alam mo ba yon? Nanay ako na nasasaktan. Alam mo sana yung pakiramdam ko. Sana. Alam mo yung pakiramdam ko na ganito. Teka lang naman. Teka lang naman, Sylvia. Magdahan-dahan ka lang sinasabi mo sa anak ko, ha? Hindi pa naman namatay si Ayesha, ha? Nabakok lang siya ng plurera. Buhay siya. Hindi naman siya namatay. Kaya nga, yun na rin yun. Ginawa pa rin yun ang kasalanan yun. Karibin pa rin yun. Hindi mo ba alam? Pwede ko kayo ipakulang. Ha? Ito huwag yung pokey ba? Baka na nagbabakaawa ko sa'yo. Umalis na kayo dito. Bago pa bang dilimang paningin ko. Umalis na kayo dito. Para mong dilimang paningin ko. Lumayas na kayo dito sa mama. Lumayas na kayo dito. Anak, tara na. Umalis na tayo. Bago magalit pa. Lalo tuluyan si Tita Sylvia mo. Tara na, anak. Ikaw naman kasi anak, diba? Ang sabi ko sa'yo, makinig ka lagi sa akin. Diba ang sabi ko sa'yo? Kausapin mo lang ng maayos. Si Ayesha, walang mo na ko sinabi, saktan mo siya. Manambit ng dilim na yung paningin ko, ma. Hindi ko alam yung gagawin ko. Magagalit ba ako? Manulungkot ba ako? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, ma. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Ma, kausapin mo naman si Tita Sylvia. Nagmamakaawa ko sa'yo, ma. Kausapin mo si Tita Sylvia. Kausapin mo si Tita Sylvia. Napatawarin niya na ako sa labi ng mga kay Ayesha. Anak! Sa lahat ng ginawa mo sa pamilya niya, tingin mo kakausapin pa ako ng Tita Sylvia mo, ha? Sa tingin mo kakausapin pa ako ng Tita Sylvia mo? Sa tingin mo? Hindi na ako kakausapin ng Tita Sylvia mo. Sa kabila na lahat ng nangyari, wala. Hindi niya na ako kakausapin. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Ma, nakikinig ako sa mga sinasabi mo. Ang akin lang kasi, ma. Hindi na ako kinakausap ni Tita Sylvia. Sa kakagawan mo yun kasi. Sa kakagawan mo yan. Hindi ka lang kasi isang tango. Tango, hindi sana mangyayari ito sa pamilya natin. Tanga ka kasi, tanga ka. Hindi mo na inisip kung ano yung mararamdaman ko bago ko gumawa ng kahayupan. Iniisip mo ba yun? Iniisip ko naman yun, ma. Yung akin lang kasi yung pakiramdam na nasasaktan din ako. Nasasaktan ka? Paano ka masasaktan? Yung kapatid mo. Si Ayesha yung nasaktan. Kung ikaw yung nasaktan, ako ang mag-aalala sa'yo. Eh si Ayesha ang nasaktan. Lubos na lubos ang pag-aalala ni Sylvia sa anak niya. Hindi mo ba alam? Isipin mo sana yung nararamdaman ng Tita Sylvia mo bago yung nararamdaman mo. Ma, huwag ka nang magalit sa akin, ma. Ikaw na lang sandihin ko sa mga problema ko, eh. Ma, huwag mo akong pagalitin. Patawarin mo na din ako, anak. Hindi ako galit sa'yo. Pinapangarangalan lang kita na mali yung ginawa mo kay Ayesha.
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Maureen. Sunod-sunod na lang ang basa akin na nangyayari sa pamilya natin. Isa-isa na nawawala yung mga anak ko. Tapos ngayon, gusto pang mawala ang isa sa mga anak ko ni Aini Chloe. Wala siyang kwenta. Isa-isa na nawawala yung mahal ko sa buhay. Isa-isa na nawawala yung mahal ko sa buhay eh. Isa-isa na nawawala yung mahal ko sa buhay, Chloe. Maureen, kaya nga ate, magpalakas ka, magpakatadag ka ate. Kahit anong mangyari, nandito lang kami ni Josie para sa'yo ate. Kahit anong mangyari, andito lang kami. Ma, o anak, ano nangyari? Parang kinakabahan ka. May nangyari kay Ate Ayesha. Ano nangyari kay Ate Ayesha mo? Ano? Sige, sige, sige. Pupunta na kami dyan. Anak, mag-ayos na kayo. Mag-bihis na kayo, anak. Pupunta tayo sa ospital. Bakit tayo pupunta sa ospital, ma? Pupuntahan natin si Tita Sylvia mo. Bakit natin pupuntahan, ma? May nangyaring masama sa pinsan yung si ma, si Ayesha. Ano nangyari, ma? Puro kayo tanong. Magbihis na kayo. Bilian ninyo. Magbihis na kayo. Parang kinakabahan ng kumpare sa gagawin natin eh. Pare, huwag kang kabahan. Okay? Tutulungan kita para makausap mo si Tita Sylvia mo. Maraming salamat, pare, sa tulong mo. Kung wala ka, hindi sana magbabago yung isip ko na kung usapin ko si Mama para magbatik na kami. Pare, wala akong magagawa. Wala akong ibang magagawa kung tulungan ka sa mga problema mo. Kasi wala naman solution itong mga pag-inom-inom natin sa paghangot-angot natin eh. Kung gagawin mo lang miserable yung buhay mo, walang mangyayari. Dapat, ang sandigan mo lagi yung pamilya mo. Kasi ang pamilya lang natin ang makakatulong sa atin para makaawan tayo sa hirap at ginhawa. Alam mo ba yon? Alam ko yun, naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan kita? O naiintindihan mo naman pala ako? Dapat intindihan mo din yung nararamdaman ko. Ha? Naiintindihan ko din kasi hindi ko lang alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko lang alam kung ano yung gagawin ko kasi basta ko dun sa pakiramdam na ganito. Yung alam mo din ba pakiramdam na sobrang sakit yung nga nararamdaman mo. Sunod-sunod na pa sa akin yung mga nararamdaman mo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Anak, kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Pare, kahit anong mangyari. Nandito lang ako na kaibigan mo. Alam mo naman kahit anong mangyari, lagi na ako nakasuporta sa'yo. Kung ano ang meron ka, meron din ako. Dahil ako ang kaibigan mo na kahit kailan hindi mawawala sa iyo. Alam mo yan, pare. Maraming salamat, pare, ha. Dito na tayo, pare. Ano si Tita Sylvia mo, oh? Ito na. Ma? Anak? Anak? Ma? Anak, mabuti nagpakita ka sa akin, anak. Kaya mo na ba akong patawarin, anak? Anak, patawarin mo ko sa lahat ng ginawa kong mali sa'yo, ha? Ginawa ko lang naman kasi yun kasi hindi ko tanggap si Selena para sa'yo. Parang wala siya magagawang mituno sa para sa buhay niyo sa pamilya ninyo, anak. Ginawa ko lang yung ginang makakaya ko. Ginawa ko lang yon kasi alam kong hindi siya magpapasaya sa buhay mo. Magiging masarabi lang yung buhay mo. So, patawarin mo na ako, anak. Magmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Kaya nga man, nagpunta ako dito eh. Nagpunta ako dito kasi pinapatawad na kita. Napag-isip-isipan ko na walang mangyayari kung magmumumukla ako sa bahay at mag-iinom na kung ano-ano ang ginagawa ko. Kinausap ako ng kaibigan ko si Lian, Alejandro. Sabi nga sa akin na,
Wala akong sandigan kundi ang pamilya ko lang. Kinausap niya ako ng kinausap, sinabihan niya ako na ang pamilya ko lang ang sandigan ko sa lahat ng mga problema ko. Kaya nga anak, tama yung sinabi mo anak. Tama yung ginawa mo anak na na kausapin mo ko. Maraming salamat sa binigay mong pagpapatawad sa akin, anak. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita, anak. Ngayon, sana kaya ako ngayon pupunta ngayon? Pupuntahan natin si Chloe. Ready ka na ba, Chantal? Ready na ako! Ready na ako, Tita Bacterina. Nakaayos na ako. Naka-ready na yung hairstyle ko. Ma, may bisita po kayo. Sino daw yun sila? Si Bacterina Caparas daw po. At saka si Chantal Geronimo. Sige, papasukin mo sila. Hello, Shanta. Hello, Chloe. Nice to see you again. Mabuti nakilala kita. Mabuti naabutan kita dito. Balita ko ang nangyari sa inyong dalawa sa pagitan ni na Ayesha at sa iyo. Kamusta? Ano nangyari sa inyong dalawa? Kung nandito ka para manggulo, umalis ka na lang. Dahil wala akong panahon para sa mga ganyang mga pang-aalipos na lumayas ka na dito at huwag ka nang magpapakita. Grabe ka naman sa akin, Chloe. Nandito lang ako para tanungin kita kung itutuloy pa ba natin yung plano natin laban sa Tita Ayesha mo, laban kay na Tita Sylvia mo, at laban kay na Tita Sylvia at laban kay Camila. Oo nga pala. May pinag-usapan tayo, di ba? O kaya nga nandito ako para pag-usapan natin yung plano natin. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Nakapag-desisyon na ako? Tama tong desisyon na gagawin ko. Kailangan ko nung masira ang lahat ng pangitang meron sila ng lahat. Dahil hindi nila alam ang iba ko pang kayang gawin. Sisirain ko kung anong meron kayo. Dahil sunod-sunod na lang ang pasakit ang ginagawa nyo sa pamilya ko. Ngayon, kayo naman ang sasaktan ko at isa-isang mawarang ang pamilya nyo. Anak, patawarin mo sana ako, ha? Mabuti na patawad mo na ako, anak. Iho! Tita Maureen, mabuti tama. Mabuti nakapag-isip-isip ka na, iho, na ginawa mo to. Matutuwa ang tatay mo kung nabubuhayan ang tatay mo ngayon. Matutuwa yun na makumpleto na ulit kayong pamilya. Kulang na nga lang si Camila eh. Pwede ba natin dalawin si Camila? Hindi ko lang alam kay kina Carolina kung papayagan tayo na makipagkita tayo kay Camila, anak. Ma, kayo, ba't pala kayo nandito sa hospital? Ma, kausapin mo ako, ma. You will me, my mind comes forever. You will me, my love together. Ang nakaabangan bukas sa You Will Be, My Mind Comes Forever. Anak, ma, anong ginagawa niyo dito, ma? Anak, na-aksidente yung kapatid mo si Ayesha. Ano? Ano na-aksidente? Ano nangyari kay Ayesha, ma? Sabihin mo sa akin, anong nangyari kay Ayesha, ma? Sabihin mo sa akin. Anak, na-aksidente si Ayesha dahil kay Chloe. Ano? Ang desisyon ko, Victorina, magkakampihan tayo laban sa pagsira ng pamilya nila Reynaldo at ni Tita Sylvia.
Ay, maraming salamat at pumayag ka sa plano natin ngayon. Masayang-masaya ako sa aking plano ngayong araw na ito. Ma! Ano? Ba't kayo nandito, ma? Pamila, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay Ate Ayesha mo. Ano nangyari kay Ate Ayesha? Chloe. Rinaldo? Mag-usap na tayong dalawa. Alam ko na lahat ng ginawa mong kasalanan sa anak, sa kapatid ko. Umamin ka. You will be my madams forever. You will be my love together.